Kami po sa aming pag-aaral sa UPLB, and then katulad po ng ibang mga ahensya ng gobyerno, ay sinubukan na namin yung iba't ibang klase ng itik. Hindi po ito tipong parang ang inaalagaan lang natin ay yung ating Pateros duck or Philippine Mallard duck dahil wala naman tayong mapapagpilian. Ito po ay kaso ng matagal na nating sinusubukan na alagaan dito sa atin yung mga pinagmamalaking mga itik na sabi nila ay magagaling. At tulad ng mga Cocky Campbell, mga Indian Runner, mga Chaya na yan, saka Cherry Valley, narinig na natin yan, nadala na yan sa Pilipinas, inalagaan na natin. Pero sa kasamaang palad, hindi gumanda ang kanilang performance. So nung araw, napapabayaan na natin itong ating mga itik. Pero napag-alaman natin na mas magaling pa yung ating itik sa kaysa mga itik na yon na sinasabing magaling. Ngayon, kung tayo ipipili ng itik, assuming na yung mga itik na inaalagaan ninyo ay yung tinatawag nating Philippine Mallard o Pateros duck, ito lang po siguro ang inyong dapat na tandaan. Ang tawag po natin dito ay culling and selection. Mag-practice po tayo ng kahit napakasimpleng paraan ng pag-alis ng mga pangit at itira lang natin po ay yung maganda na walang kapansanan. Kasi noon po ang naririnig ko ay ganito. Pag ako po ay bibili ng dumalaga sa isang nagpapastol at hinamon ko po na ako'y mamimili kahit ko po bayaran ng mahal, hindi po napayag ang nagpastol. Gusto po niyo ay lamsaman, lahatan. Ay alam po naman natin na sa mga itik na yon ay mayroon pong may mga kapansanan. So nangyari po, dahil ayaw niyang pumayag, gusto natin bumili, pati na po yung mga itik na mga baldado ay ating binibili. At pagkatapos, dahil binayaran po rin natin, kahit na po medyo alam nating abnormal, inaalagaan pa rin natin. Dahil sa pag-asang baka sakaling makakarating sa panahon ng pangitlog at mangingitlog kahit konti para mabawi na lang natin. Ang tama pala dyan ay dapat doon pa lang sa pagpili natin ng ating isasampa sa ating pahitlugan ay maging nagkaroon na tayo ng strict culling. Kasi alam naman po natin itong mga payat, bansot, ito pong mga bulag, magkaekes na tuka, laylay ang pakpak, liko ang likod, bali ang paa, di kumpleto ang balahibo. Alam na po natin na yan ay hindi magagaganda ang kanilang pangingitlog. Pero dahil nga sa binayaran po natin, nangihinayang po tayo. Ang tingin ko po, sa bandang hinaharap, ay tayo among ourselves, makadevelop tayo ng sistema na ang talagang bibilhin lang natin ay yung talagang kung sakuan ay pili. Ewan ko kung kailan darating ang mga panahong yun, pero sa tingin ko, yun ang makakapagpataas ng antas ng ating tinatawag na productivity. Otherwise, kung ganun pa ang ating sistema, kung ano na lang yung inalaga, kung anong na lang ang natira, ay babayaran natin, ay hindi tayo makakaangat-angat dun sa gusto nating mangyari. So kaya itong industriya natin ay ating parang tinitingnan kung saan tayo pwedeng magagawa ng improvement. Gusto kong ibalita sa inyo, baka makalimutan ko, na ngayon sa Bureau of Animal Industry, sino po nakapunta na sa inyo sa Chaong, Quezon, yung National Swine and Poultry Research and Development Center. Meron na po kaming inumpisahan doong research na una pinunduhan ng BAI, ngayon ay pinunduhan ng PCARD, na ang layunin po nito ay ipakita na kapag ang itik ay pili, ay napakalaking taas ng kanilang antas ng pangingitlog. Na ipakita na po namin sa harap ng mga maraming mag-iitik doon sa Laguna, sa Quezon, sa Batangas, na ito yung mga itik na pinili namin, nang galing din yan sa mga itik na pangkaraniwang available diyan sa niya. Pero pinilihan namin, ang basihan namin na ito, laki ng katawan at saka dami ng itlog. Sa loob po ng apat na henerasyon, napakataas na po ng egg production. Umaabot na po ng mahigit na 80.
So ibig sabihin, talaga palang ang kulang sa ating ginagawa ay yung pagpili ng itik na ating alagaan. At ipinakita diyan na sa mga susunod pang mga panahon, ang mga itik na alagaan na ninyo, kasi po, yung pong project na yon, ang inaambisyon po, ang pangangailangan po ng replacement stocks ng Region 4A at saka ng Region 3, which is Central Luzon at saka Southern Tagalog, ay masuplayan ng itik na manggagaling po doon sa project na yon. Kaya isa sa mga taong darating ay baka po kayo ang maging beneficiary ng project na yon at ipapakita po sa inyo at kayo na rin po siguro ang maghahawak ng mga improved stocks na yon na talagang uniform na uniform po ang body weight, uniform na uniform po ang egg production, egg size, at ang taas po ng egg production. Kaya ngayon pa medyo managinip na tayo o kaya magdasal tayo na sana yun ay hindi magka-problema sa funding dahil ang beneficiary po ninyo, kasi po itong Central Luzon po ang may pinakamalaking antas ng inaalagaang itik sa buong Pilipinas. So, kung itong pangangailangan ninyo ng dumalaga, itong dumalaga pong ito ay talaga sertipikado. Hindi po ito yung dumalagang sinasabi natin na walang baptismal certificate, na sinasabi natin pag-ewang-gewang ang kanilang egg production. Ito po ay kung sa kuway may certification sa inyo na pag ito ang ginawa mong pag-aalaga, ito ang ibibigay sa iyong kapakinabangan. So, hindi na po nalalayo yan, mga panahong yan. Yan, kung ano po ang puno, yan ang bunga. Sa magandang palahian lamang maaaring manggaling ang magagandang anak. Sa maliit na kawan ng itik, di maiwasan ang pag-aasawahan ng magkakamag-anak. Yan po ba? Na nararamdaman po ba ninyo yung sinasabing mga inbreeding? Naririnig-rinig po siguro ninyo sa mga ano yan. Na kapag ko maliit ang flock size ninyo, maliit po ang mga itik, hindi na po natin, dahil nga wala pong tag, walang identification, walang record, hindi na natin maiwasan. At hindi na natin matantya kung alin doon ang mag-ama, mag-ina, magkapatid na tunay, magkapatid na... Dahil yan po ay talagang sa amin po sa breeding ay nakaka-cause ng pagbaba ng kanilang productivity. Particularly po yung fertility. Kasi po ang ating pag-aalaga ng itik ay naka-angkor doon po sa mga... itlog na gagawing balot. Ay, ang balot po kailangan maging fertile. Kailangan po mataas po ang fertility para marami pong balot tayong makuha.